hanggang verse 14. Manyari po na, pwede ba, tumayo ulit po tayo para sa pagbabasa ng banal na kasulatan. 2 Timothy chapter 2, verse 8 hanggang 14. Keep in mind, Jesus Christ, risen from the dead and a descendant from David, and according to my gospel, verse 9, for this I suffer to the point of being bound like a criminal, but God's message is not bound. This is why I endure all things for the elect, so that they also may obtain salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This saying is trustworthy. If we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we are faithless, He remains faithful, for God cannot deny Himself. Last verse. Remind them of these things, charging them before God not to fight about words. So, dito ho, nakikita ninyo, not to fight about words. So, God hate debate. Dalawang bagay lang ho ang wala tayong pagpapanalunan. Politika at relihiyon. Yan ho ang argumento na walang mananalo, sinasabi ko sa inyo. Kaya, this is no way profitable. And it only leads to the ruin of the hearers. Manalangin po tayo. Kaya tapos na ho ang panahon ng mga pagdedebate. Tapos na ho ang mga panahon ng mga napapanood ninyo sa TV. Panahon na ho ngayon ng pagkilos ng banal na Espiritu. There will be a great move. The move of the Holy Spirit that the young people will prophesy and the older men will dream dreams. Let us bow our heads. Mga kapatid, grabe ho ang mga mensahe ng Panginoon. Bago ho tayo makipag-negotiate dun sa atin hong sinihan na kukunin, starting ho third week ng November, or second, third week ng November, uunahin muna natin yung atin hong proyekto. Tatapusin ho natin kung ano yung atin hong project dito sa ating lumang hall. Aayusin ho natin ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us bow our heads, let us pray. Lord, we're just waiting for your continuous move in our lives. We are not dependent on the words of men, we are dependent on the words of God. For in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. In Christ alone, I place my trust. It is you who has the power to change lives. Ikaw lamang po, Panginoon, ang may kapangyarihan bumago ng buhay. At ang banal na Espiritu lamang ang may kakayanan na sumupil ng aming pagiging matampuhin, pagiging magagalitin, at pagbalik-balik sa mga bisyo. Ikaw lamang, o banal na Espiritu, ang aming kanlungan na makakapagsiwalat at kami makakapagpasya na lumakad sa katwiran at kabanalan. Kaya ngayong umagang ito, buksan mo ang aming puso, ang aming pandinig, upang kami ay matuto at maging buhay na asin at ilaw ng sanlibutan. Anong silbi ng asin kung wala na itong alat? Anong silbi ng ilawan kung ito'y nakatago sa isang sisidlan? Hindi baga ang ilawan ay nakalagay sa tuktok ng kabundukan o ipinapatong mo sa isang lalagyan na matayog upang ito'y makapagbigay ng gabay sa mga naliligaw. Lord, make us a vessel and an instrument of Thy peace. Because a blind man cannot assist another blind man. Open the eyes of our understanding. Open our eyes, Lord God, that we will see the beauty of our journey. That in the end, the eternal glory, that what we are suffering right now is not worth comparing for the blessing that is about to be revealed. Mas malalaki at mas magaganda ang mga padating, sapagkat ang mga padating ay aming pinaniniwalaan na magbabago para sa amin.
Aming Ama, maraming salamat sa iyong lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago tayo umupo, pwede bang magkaroon tayo ng seating arrangement? Yung mga nasa unahan, magpalit. Kayo naman ang umupo sa likodan. And you just shake hands with one another. Amen. So ushers, maki-assist. Yung mga nasa unahan, dalhin sa likodan. Oh, yung mga nasa second row, lumipat sa second to the last row. Alam ho? Sige, gawin natin ito ng 30 seconds ng mabilis at mapayapa. Yung mga nasa unahan, pumunta sa likodan. Ano ho, Sister Grace? Sige ho. Ayan ho ang tinatawag na palit-upuan. Kung sa pulisya may palit-ulo, sa simbahan may palit-upuan. O, yung mga nasa likodan, dito na kayo sa unahan. O, tayo-tayo na ho. Tayo. O, baka naman ho, mag-away pa tayo sa paglipat ng upuan, mga kapatid. Ayan. Brother Abet, tuloy tayo, ha? Ayusin natin ito. Second, third week, ha? Praise God. Just remain seated. Sabihin mo sa iyong katabi, kalma lang. Ganyan ang Diyos, ang nauuna ay nauuli. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa atin pong gawain. Right. Ang mensahe po na nais nung i-share sa inyo ay pinamagatang Faithful Jesus. Faithful Jesus. Sabihin nga ho natin ng sabay-sabay, tapat. Balik na rin nyo yung salitang tapat. Tapat pa rin. Tapat. Tapat. Ang Diyos natin ay tapat. Dito po sa atin pong binasa kanina pong pambungad na teksto, si Apostol Pablo ay nagsasalaysay at nagpapaalala sa kanya hong minimentor na ang pangalan ay si Timoteo na huwag kang bibigay at huwag kang papayag na maraming mga tao ang susuway at tatalikod sa katotohanan. Maraming tao ang hindi maniniwala sa kapahayagan na iyong isinasalaysay. Tandaan ho natin, hindi ho natin kailangan na ang majority maniwala sa ating sinasabi. Only the few who has a willing heart. Kaya nga ho, sa dami ho natin ito, partially, may mga ilang pinagpapala at merong hindi nakakaranas ng pagpapala. Because most often, gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin yung nagpapala. Gusto natin ang kagalingan pero ayaw nating lumapit sa nagpapagaling. Kaya ang esensya ho ng ating pananampalataya ay laging dapat nakasentro sa ating Panginoong Jesus. It's not this church and not even the pastor. It's always Jesus and only Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, ang kailangan mo lamang ay ang ating Panginoong Jesus, wala nang iba. That's why Sunday fellowship is a reminder that there is a supreme and higher authority. When the things gone wrong and you cannot fix it, somebody is able to fix it because our boss is a Jewish carpenter. Si Jesus ay isang karpintero na nag-aayos ng buhay, nag-aayos ng sirang buhay, at lahat ng mga pagkakamali ay itatama ng ating Panginoon. Lahat ng inyong kakulangan, ang Diyos ang magpupuno nito. He is the author and He knows the story of each and every one of us. It might be sad, it might be bitter, but don't let those things make you bitter, but make you better. Because God has a plan for all of us. Anong sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11? Alam kong alam na alam nyo na. I-recite nga natin number 1. For I know the plans that I have for you. The thoughts of peace and not of evil. And I will give you an expected end. So, we have a hope. We have a future. Tomorrow is a future. Christmas on December 25th is a future. Tama po ba? Ito'y hinaharap.
yung mangyayari nating anniversary sa April 2020, it will be our 12th year. It is a future, mga kapatid. At yung asawa mo, mister mo, missis mo na hindi mo pa nakakasama sa gawain ito at hindi pa napapakinggan ang mensahe ng Diyos at di minsan na hindi pa nakakatungtong sa simbahang ito, it is a future. Yung anak mo na hindi naniniwala sa iyong pananampalataya at matagal mo nang ipinapanalangin, it is not yet happening, and what we call that, it is a future. At yung hinaharap, kailangang may karga ng pag-asa. Tandaan ho ninyo, ang tao paasa. Pero paglalagyan nyo ng letter G yung paasa, may pag-asa. Dahil si God lamang ang magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Ang pag-asa ay hindi pwedeng mabigo. Sapagkat ang pag-asa na galing sa Diyos ay nakaangkla. Pag sinabing nakaangkla, ito'y nakatanikala at hindi ito mabubunot at hindi ito mawawala. Kaya ang sabi ni Pablo, alalahanin ninyo na itong si Jesucristo ay galing sa lipi ni David at siya'y nabuhay na maguli at ito ang mabuting balita na aking ipinapangaral. At hindi dahil ako'y nangangaral ng mabuting balita, hindi kahulugan na ako'y walang pagsubok. Kasali ho ang mga pagsubok. Kasali ho ang mga suliranin. Kasali ho ang mga pagkakaantala. Kasali ho ang mga pagbagal. Kasali ho ang mga kagulat-gulat na hindi ka nakapaghanda at may mga biglaan na ikaw ay parang mana-knockdown at ikaw ay makaka one step backward and you think about that you are progressing, na ikaw ay merong in-invest na negosyo and all of a sudden it will slow down and it will stop and it will be halt. Huwag kang magalala sapagkat may mga pagkakataon, it's only through the pause and breaks God can speak to us. Bakit ho ba merong time out sa basketball? Because it is the time the coach wanted to talk to his players. Kaya may mga break, may mga timeouts, may mga halftime. Because the coach, your teacher, the Holy Spirit wants to talk to you. Minsan kasi masyado tayong mayabang. Akala natin alam na natin ang lahat. Pero sa puro totoo, ang buhay ay laging pagkakatuto. Narinig ko one time, sabi ni Pastor Greg, you'll never stop learning. From cradle to grave, you will learn something new. Kahit hindi ho sa mga libro na nabibili sa National Bookstore, ang buhay ho at personal na karanasan ay laging may itinuturo sa ating maganda. Ba't ka naloloko? Kasi nagpaloko ka. Ba't ka nadadaya? Kasi hindi ka muna nag-isip. Hindi ka muna nagtumingin sa review. Akala mo maganda, pero yun pala pangit. Akala mo mapagkakatiwalaan dahil umaattend sa Christian fellowship, but all of a sudden, yung pinagkakatiwalaan mo na recommended sa'yo ng kumari mo at ng kasama sa simbahan at sasabihin, Christian ito, pwede mong pautangin yan, ganyan, and you have all the accolades and the good report. But wait! Before you make a decision, you need to pause and ask the Holy Spirit. Before you make a choice, find counsel, godly counsel. Before you buy anything else, a condo or a car, hindi ko mo sale at may promo, aawahin mo ng misis mo at gusto mo nang bilhin ka agad, yun dapat bilhin. Hindi ko mo sale sa Nike Stadium at isa na lamang yung Jordan 24 na classic black and white color, at ikaw ay talagang parang maguguho ang mundo pag hindi mo nabili yung sneakers na matagal mo nang inaantay. It is not the end of your life. Hello? Sometimes you need to let go and look for the necessity and the priority so that even though if you are not happy, your wife is happy. Pag masaya ang misis ninyo, masaya ang buong tahanan. Hello? There are things that sometimes we need to skip. Ako, as I grow as a family man, minsan naiisip ko na ang donut pala pwedeng hindi natin kainin, Brother Alan. Minsan naiisip ko na ang tsokolate, pwede rin namang wala ito sa ating buhay sa isang buwan. Because those things, if you keep on eating more of it, it is an unhealthy practice and a healthy diet. Mas matamis, mas mahal. Di ba?
mas masarap, mas mahal. Pero sa puro totoo, hindi mo naman kailangan laging kumain ng masarap. Sapagkat habang tumatanda ka, ang kailangan mo ay hindi masarap, ang kailangan mo ay disiplina. Ayos mo tayo dyan sa mga nasa likodan. It's not always the buffet. It's not always the Vikings and the buffet 101 that will make you healthy and happy. The little you eat, it's good for your digestion. Hallelujah. Akala natin mas masarap lagi yung kumakain ng barbecued isaw at mga Betamax at mga dugo at mga isaw at mga dinuguan. Akala ninyo masarap yun. Hindi yun laging masarap. Paminsan-minsan, okay. Pero pagdating ng panahon, if you look back, dala mo lagi yung thermometer, ano ba, blood pressure, at may lagi kang panundos, tinitingnan mo lagi ang sugar level. Minsan naglalakad daw ako sa isang ospital at may dinalaw ho kami. Matatakot ka doon sa ospital sa may mandaluyong eh. By 2032, 75% of the Filipinos will be diabetic. Wow! Nakakatakot to ah! 2032, marami, 75% ng mga Pilipino, Jermaine, magiging na daw diabetic. Oh my God! Alam nyo, you will understand the right discipline and character of the people. Subukan ninyo sa pagkain. Amen? Sapagkat ang tao nasusukat kung ano yung kanyang disiplina sa mga panahon na siya ay nagugutom. Tingnan mo siya kung paano manalangin. Tingnan mo siya kung paano dumiskarte. Tingnan mo kung ang kanyang bibig ay punong-puno at lumulobo. Ang kanyang bibig habang kumakain at sumasandok pa at hindi gumagamit ng serving spoon. That's why Paul is reminding Timothy, Timothy, do not be intimidated. Don't compromise the truth. Don't compromise the reading and the fellowship with the Word and fellowship with the Holy Spirit. Don't compromise holiness, Timothy. They will bully you. They will look down on you upside down. But never ever compromise the truth, because the truth is the truth. Wherever, whatever happens, it is always the truth that will set us free. It might be boring and absolute having a prayer meeting, pero alam niyo mga kapatid, that's why I'm so excited for the continuous move of God in this place. Sa 11 years na nagpapastor ho ako dito sa church natin, nung last Friday lang ho namin naranasan ang pinakamasaya, pinakamadaming attendance ng overnight prayer. And I believe that is necessary. Because without the power, we are just entertainers. Without the power, without the anointing, I'm just a speaker. Ang difference so ng mga pastor sa ibang mga tagapagsalita is there is power in the Word of God. Marami yung motivational speaker. But I do not qualify myself as a motivational speaker. I am a devotional speaker. Because I am devoted inside in this church and outside of the church. If you ask my wife, kumusta ba ang buhay ni Pastor Kenneth as a Christian? She can tell you who I am here and who I am in our house. Sapagkat motivational speaker, you paid them off. But devotional speaker, you just listen for no fee. But whenever you get blessed, that is the time you will understand that it is more blessed to give than to receive. This is not a seminar. Hindi ho ito seminar. Ito ho ay fellowship. Kaya magtataka kayo. Ba't kailangan magbigay? Ba't kailangan magkaloob? Sige nga, si Brother Arman at si Brother Arlan ay pumunta sa isang agriculture showcase at seminar sa Mall of Asia. It has a fee, 600 pesos. Si Brother Harney umattend ng isang seminar din about showcasing marketing strategy. It has a fee. Because they have their titles and degrees and
their achievements, and they will throw out na sila ang nakapagpaunlad ng 7-Eleven, ng Burger King, or whatever, na sila ay nakapagtanim ng crossbreeding using not the seed and using only the tangkay and the branches, and may hybrid pa na pagtatanim because they have invented and discovered something. And you had to pay for them because they have discovered something. But in Sunday, every time you listen to us on YouTube and broadcast, we do not invented something. We do not discovered something. Sapagkat lahat ho ng amin nung itinuturo ay natuklasan na nung una pa man na hindi ito nagbabago na ang ating Panginoong Jesus ay dakilang manggagamot. Ang ating Panginoon ay nagpapatawad at ang ating Panginoon lamang ang may kakayanan na maglagay at magtala ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Sinong gustong pumunta sa langit, ipalakpak ang kamay ng napakalakas? Jesus was raised from the dead. So are you. Si Jesus ay nabuhay na maguli, kaya ikaw din ay nabuhay at nagkaroon ng pag-asa upang hindi maging manlupaypay. May pag-asa. Tapat ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga ho, kahit daw ho si Pablo ay nakakulong, nakatanikala ang kanyang mga paa, it never stopped him. Because he has a clear vision. Vision is your direction. Vision is the clarity of where you are going. Pag wala kang pangitain, alisin mo yung word na ain, magiging pangit. Kaya pag, if you do not have the vision, you'll have consumption. You'll have the vision. You have not sure to your purpose because your vision will unlock your purpose. Your vision will entitle you with something significant that there is a gift in you. You have the anointing. You have the calling. And that calling is not reversible. It is unchangeable. From the beginning in your mother's womb, may plano na sa iyo ang ating Panginoon. And I pray in the name of Jesus, ngayong umagang ito, lumaya ka sa sumpa ng iyong nakaraan. Lumaya ka sa sumpa ng iyong mga magulang. At ngayon ang panahon ng paglaya at pagtanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Yung hindi pumapalakpak, damputin ng mga asher. Sabi ng aking anak, Daddy, nakikinig sa iyo ang teacher ko. Sabi ko, wow. Pero may comment siya. Bakit daw laging ang lakas ng iyong boses? Galit ka daw ba? Sabi ko, anak, sabihin mo sa teacher mo, Daddy is not angry. Your daddy is a preacher. I make my voice louder because I want to have an emphasis to what I'm saying. Kapag hindi ninyo ako laging napapakinggan, iko-compare ninyo ako lagi sa ibang pastor. Bakit ganun si ganyan? Eh yung pastor na naririnig ko laging nagpapatawa. Okay lang din yun, yung mga pastor na nagpapatawa. Pero yung isa naman, yung naririnig ko naman, pastor, malumanay lang. Panay lang ang pindot ng LCD. 1, 2, 3. Pero ako ho kasi, ako ho'y mangangaral na puspos ng banal na spirito. Dahil 7 buwan pa lang, ako ay premature baby at muntikan ng mamatay sa incubator at inilabas ng aking ama dito sa Binyan Doctors at nagpirma ng waiver ang aking ama na in 3 days pwedeng mamatay si Kenneth. At ang sabi ng aking ama, hindi ba mamatay si Kenneth sapagkat sa ipaglalaban ko may layunin ng Diyos sa kanyang buhay. And 37 years later, Jesus is faithful and you are hearing the message. I walk by faith, not by sight. In 5 years' time, nabayaran namin ang bahay namin. Fully paid, hindi na utang sa bangko. Hello! Because God is faithful. I am not paid because of what I'm doing. I am rewarded for what I'm doing. Because if you are paid, you depend on your boss. But when you are rewarded, it's only faith that will have reward. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Faith is the substance of the things we hope for. Faith is rewarding those who diligently seek after Him.
At nung last Friday, I can feel the clear sky that the glory of the Lord is in this place. He is in this house and He is in this room. I'm not crazy, I'm not weirdo. But when I see Jesus, when I feel Jesus, something is taking place. Hindi ko ho kailangan ng maraming tao. Hindi ko rin ho kailangan ng maraming miyembro. Ang kailangan ho ng ating Panginoon ay mga mananampalataya na nagsuko ng kanilang buhay. Kung paramihan lang, humiga ng tulong sa politiko, maraming pwedeng hakutin. Pero kung kalidad ang dapat ninyong matutunan at maintindihan, though your beginning was small, your latter days will be greater. Ang kakaunti, pwedeng dumami. Mas masaklap ang madami na kumaunti. Tingnan mo ang iyong katabi. Kapit ka lang sa iyong upuan. Hanggang alas 12 pa tayo. And this is the trustworthy saying, Brother Jermaine, if we die with Him, we also live with Him. Sa Colossians chapter 2, verse 10, you are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Sa Colossians chapter 2, verse 10, ang sabi ho, kay Kristo daw tayo kumpleto na. Pag kumpleto, walang kulang. Pag kumpleto, walang bawas. Pag kumpleto, walang nawawala. So, kung tayo ay na kay Kristo na, hindi lamang tayo basta magtatagumpay. As a believer, we might face a storm, but we will not be moved by the storm. We might face sometimes inconsistency and we are troubled. But you know the word of the Lord that I will be still and know that He is God. Hindi man nag-okay yung iyong loan approval. Hindi man nag-okay yung kontrata na matagal mo nang iniintay. Hindi man nag-okay yung iyong matagal nang ipinapanalangin sa ating Panginoon. Huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ay tapat. Kung may saradong pintuan, may bubuksan siyang panibago at laging may gagamitin ng Panginoon para sa iyong pagkakatuto. He will close some doors so that you can understand that there will be greater opportunities that God has in store. Kumpleto ho kayo. Huwag na huwag ninyong maiisip na kulang kayo sa bakuna. Kumpleto kayo sapagkat ang dugo ng ating Panginoon ang nakabalot sa bawat isa. Magkaroon man ng kalamidad, hindi kayo maano. Sapagkat ang masamang balita, ang tinatakot ay ang mga walang Diyos. Pero ang mga may Diyos, ang sabi ng Biblia, they will not be afraid of bad news. Sapagkat 10,000 man ang mamatay sa iyong tagiliran, iingatan ka ng ating Panginoon. When there's calamity and tragedy, and when there is an outbreak, that is the time that God will show up. He will show His angels that charge over you. Sa mga panahon na may mga panganib, ito ho ang napakasarap na makita ang pagkilos ng ating Panginoon. Nakita ko doon sa isang Instagram post na mayroong isang wallet at tumawag siya sa emergency, sa 911 at kailangang i-revive yung wallet dahil wala ng laman. Dumating ang emergency team at may dalang pang yung pang bomba ng puso at talagang kinurdo, nilagyan ho ng police do not cross. Sabi ko, ano nangyayari dito? Pinanood ko. At yun pala yung wallet, idinadalangin. Wala ng laman. At nakatatlong bomba. At biglang tumalsik ang $10, $50, $30. It might be funny. Pero sa totoo lang ho, mahirap po talagang walang pera. Amen? Mahirap po na laging nabubuhay sa utang dito, utang doon, bayad ng utang, babayad ulit sa utang.
And like yung sinasabi sa mga leaders, huwag ninyong ibabayad ang utang sa kapwa utang. Kaya kailangan ninyong magkaroon ng realist instinct how God can work into your lives that you will be debt-free. Pag hindi ho tayo makakalaya sa pagkakaalipin ng pera, mamamatay ho tayo na laging naghahabol sa pera. But if you learn to let it go, let everything go, yung hindi nangyari, yung dapat mong kontrata o dapat mong puntahan ng araw na Linggo, just let it go. At tandaan ninyo, yung ipinagpalit ninyo ay pagpapatunay na may masigit kayong pinahahalagahan. Kaya kung ano yung mahalaga, ang tawag doon ay priority. Kaya kapag ka ito ang iyong inuna, tiyak na hindi ka mawawalan ng biyaya sa susunod na araw. It might not happen tonight, it might not happen tomorrow, but there is a blessing that we call suddenlies. Pag sinabi yung suddenlies, daglian. Ano ho? Pag sinabing daglian, you did not plan it, but God has already a way for it. Pag sinabi yung daglian, nakakasurpresa. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na bang masurpresa? God is a God of suddenlies and a God of surprises. Kaya kapag wala kang inaasahan, lagi kang bagot. Pag laging wala kang inaasahan, lagi kang pagod. Pag wala kang inaasahan, lagi kang galit. Pag wala kang inaasahan, lagi kang mareklamo. Pag lagi kang walang inaasahan, laging pangalawa ang ating Panginoon. Pero pag buhay ang iyong pag-asa, ikaw ay excited at hindi ka mag-aatubili. Ikaw ay nagmamadali sapagkat alam mo, something good is about to happen. Something good is about to unfold. And God will bless the works of your hands everywhere you go. Hallelujah. You should not find the blessing. The blessing will find you out because Jesus is faithful. Amen. Hindi pa ba ho sapat ang aking buhay para patunayan ito sa inyo? Hindi namin hinahanap ang pera. Sapagkat ang pera ay masamang Panginoon pero mabuting alipin. Sapagkat isa lamang dapat ang ating Panginoon. At ito yung ating Panginoong Jesus. Kaya, kung tayo namatay na kasama ng ating Panginoong Jesus, ibig sabihin, tayo ay bago ng nilalang. If everything is new, you cannot see the old. Yung palasigaw na noon, mahinahon na ngayon. Yung madamot noon, mapagbigay na ngayon. Yung late lagi noon, maaga na ngayon. Hello! Hallelujah! Amen! Yung masungit noon, mabait na ngayon. Yung tamad noon, masipag na ngayon. Hallelujah! Yung mabagal noon, mabilis na ngayon. Alam niyo mga kapatid, there's always what we call the interchanging transformation. I heard one time one preacher, ang sabi niya, the word change is the things that what happens in the outside. So kung halimbawa, romantic ako sa asawa ko, mabait ako, thoughtful ako sa mga anak ko. You see that I'm a changed man. That is the evidence of the outside things. Pero ba't kaya, ano kayang nag-lead kay Pastor Kenneth para mahalin niya ang kanyang asawa, mahalin niya ang kanyang mga anak? Anong nag-lead kay Pastor Kenneth para mahalin niya itong mga workers na ito? Alam niyo ba na, alam ba ng mga workers na mahal ko kayo? Can I hear amen? Amen! Oh, di ba? Kaya, ano kayang nag-lead sa kanya to do such sacrifice for the people? There's something that what happens. At yun ho'y tinatawag na transformation. And it happens not just on the tip of the iceberg, it happens on the inside. There is a great exchange, kaya nakita mo yung pagbabago. Ba't hindi nagmumura si Pastor Kenneth? Kasi merong may mas matindi pang mas nakabaon kung bakit yung nakikita mo on the surface ay may nangyaring mas matindi dun sa loob ng kanyang buhay. Bakit si Pastor Kenneth hindi nagiinom, hindi naglalasing, hindi nagyoyosi? Dahil ba smoking is dangerous to your health? Dahil ba sabi sa commercial, drink responsibility? At ito ay masama sa iyong kidney o masama sa iyong atay? No! It doesn't go like that na hindi ako gumagawa ng mga ganung bagay.
Si Pastor Kenneth ba'y walang kaibigan? Siya ba'y loner? Wala pa siyang barkada? Kaya hindi na siya tumatambay. You heard the testimony of young man name. Kumanta ng Uso pa ba ang harana? Kilala niyo yun? You heard his testimony? Sabi niya, sabi ni Gito Miranda, kailangan ko na magbago. Sapagkat pag tumatanda ka, lumilitang iyong panahon, lumilitang iyong oras, at kailangang mahalin mo yung babaeng pinakasalan mo. He became famous. He was well known. At nakita pa natin, meron pa siyang mga videos na mga explicit. Pero itong mga taong ito, na hindi naman natin matatawag na relihiyoso, pero nakikita nila na ang buhay pala'y hindi pagarbuhan. Mas simple, mas masaya. Mas maliit na bahay, mas kontento ka. Sapagkat kung natuto kang mamaluktot, hahayaan ka ng Diyos na maka-check-in sa Manila Hotel. Pag natuto kang magtiis, bibiyayaan ka ng walang mintis ng ating Panginoon. Eh reklamo, reklamo, reklamo. Rally dito, rally doon, ibagsak, itaas ang sahod. Kaya kapag kami nagsasabi sa akin mga pastor, pastor, mag-rally tayo. Kayo na lang! Mananalangin na lang kami. Dahil sa pananalangin namin, may nangyayaring maganda, kayong mga nagra-rally na mga naturingang mga lingkod ng Diyos, minsan ukulang pa sa bigas, kaya kami nananalangin para may pambigay sa inyo ng bigas. Diba? There's a lot of things that we need to be more concentrated and more focused on something more important. Ang tao ho kaya hindi natututo? Number one is distraction and lack of focus and do not pay attention. Makinig mga kabataan. Seryosong usapan ito. Pag kayo ay nasa simbahan, hangarin ninyo na kayo'y mapunuan. Sapagkat yung tinuturo ko, hindi ituturo ng professor ninyo. Yung itinuturo ko, hindi ituturo ng bangko. Alam nyo, pagkatapos kung makuha yung papeles ng bahay namin, ang sabi ng bangko, gusto nyo umutang ulit? Sabi ko, ayoko na, no? 5 years, huhulog, ang laki-laki ng hinuhulog, tapos uutang ulit? Hindi na. Sapagkat ang umuutang ay alipin nang nagpapautang. Hindi ba tayo pinalaya na ng ating Panginoon? Kaya bakit pa tayo magpapaalipin? Ang mga malalaya ay matatalino. Ang malalaya ay marunong magpasya kung ano ang tama at mali. Maturity gives you clarity. Maturity gives you freedom. Kasi kaya ka nga nagmamature, may natutunan ka dun sa iyong kamusmusan at kabataan. Kaya ka nga nagmature, dahil natuto kang maging mahusay at maging matalino sa mga taong nanloloko sa'yo. The Bible says, be gentle as a dove and be wise as a serpent. Kaya, naloko ka ng isang beses, okay lang. Naloko ka ng pangalawang beses, okay pa rin. Pero pag pangatlo na, magpatawag ka na ng pulis sapagkat sa tatlo, sagad na dapat ikaw ay natuto na. Kaya kung ang nililigawan mo ay paasa lang at 3 years na hindi ka pa rin sinasagot, palagay ko mga kapatid, hindi na tama ang ganung pagkakataon. 3 taong kang naghihintay. Hello, Facebook na ngayon. Pwede naman sana 3 months. Pero kung 3 taong ka na pinapaasa at naubos na lahat ng Perero sa Walter Mart, at lahat ng Valentine's Day ay naubos ng halaman at flower sa dangwa at hindi ka pa rin sinasagot, mag-isip-isip ka na, kapatid. MU, hindi totoo yan. Pag-aralan muna natin ang ating sarili. Tayo muna ay kunyari muna ay ano, pero walang commitment. Ang tunay na relasyon, hindi po pwedeng walang commitment. Hello? Kahit boyfriend, girlfriend, kailangan may commitment. Kasi ano ang party mo? Ano ang party ko? Kung walang partihan, walang patutunguhan. Aba, ano yun? Lagi ikaw lang lagi maglilibre ng sagot, tokneneng? Ba, kailangan? Baby,
Sa pagsagot naman ng tricycle, ikaw naman magbabayad ng tricycle. Ganun na ho ngayon. Hindi po pwede sila laki-laki ang bayad ng bayad pagka naliligaw, pares kayo estudyante eh. O ikaw, sagot ng tanghalian natin, ha? Okay, okay, baby. Baby, pero laking tao nun, ha? Be, gabi na ngayon eh. Pwede bang sunduin mo naman ako? Pag sinundo ka, mag-offer ka ng pantol gate. Hello? Sinundo ka, nakakotse, nakasounds kayo. At mga lapsong pang pinatutugtog sa kotse. Baby, may panggas ka ba? Bagong sweldo ko ngayon, ito 500. Alam niyo ho ngayon, sa buhay, hindi pwede ang puro kabig. Kailangan ho ay laging give and take. There's no such thing as one-way relationship. Kaya nga, ang pagre-relasyon ay para sa matatanda at may trabaho. Pag estudyante ka, mag-aral kang mabuti para ang buhay ay umigi. Anong inspirasyon at inspirasyon? Hindi totoo yan! Pag ang inspirasyon mo ay buhay na bumuti at ang inspirasyon mo ay ang ating Panginoon, kahit walang chicks, kahit walang babae, kahit walang boyfriend, magiging kang maligaya sapagkat alam mo na may patutunguhan na mas maganda ang iyong buhay. Eh, Pastor, masarap na may tumatanggap na regalo eh. Alam niyo ang regalo? Regalo? Ano ba regalo? Si Sister Rosella, ano ba ibig sabihin ng regalo? Ang regalo ay bigay at mga bagay-bagay. But you can live without it. Pwede kang mabuhay sa ngayon na dalaga't binata pa din. Sapagkat, ang sabi ng lolo ko, kapag ang kanin na mainit ay sinubo, ito iyong iluluwa dahil ikaw ay mapapaso. Alam niyo, pag titingnan natin, ang buhay paikot-ikot lang. Yung lolo noon, lolo na ngayon. Amen, Brother Bernard? Yung lolo noon, lolo na ngayon. Diba? Yung tito noon, tito na ngayon. Kaya ngayon, wala nang natawag sa akin, kuya. Tito na. Eh, paano ba naman? 37 years old ka. Wala nang tatawag sa akin, kuya. Tito, manong. Manong na ang tawag eh. No? Matanda na. Dati, nung 18 years old, utoy, iyo, boy. Pero pag nakikita na may bit-bit ka ng anak, ang tawag na sa iyo ay sir o ginoo. Things changes. Kaya, pagbalik-balik na rin natin, tatanda rin po tayo. Tatanda din kami. Magiging din kaming senior citizen. Pero ang mahalaga, are you leaving a mark of legacy for the people who is following you? Nag-iiwan ba tayo ng marka sa bawat henerasyon na atin hong dinadaanan? O ikaw yung tipo ng taong walang pakialam? Hindi ho po pwede. Sabihin mo sa iyong katabi, may pakialam ka. A little bit of demonstration of something good. Magtapo ng basura sa tamang basurahan. Magligpit ng hinigaan pagkagising sa umaga. Magpasalubong sa mga matatanda. Those little demonstration is an act of your total spirituality na ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Love is not just a word, it is an action word. Love that is not demonstrated is not love at all. Hindi lamang basta sinabi ng Diyos, for God so loved the world. Hoy, mga taga-Binyan, mahal na mahal ko kayo, ha? Hoy, mga taga-Soro-Soro, mga taga-Platero, mahal na mahal ko kayo. God is shouting in His throne and saying, hoy, mga Pilipino, mahal na mahal ko kayo. Hindi ho. Ang ginawa ho ng ating Diyos, isinugo niya ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak. At siya'y naparito. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Nais ninyong maging dakila, maglingkod kayo. Huwag ninyong sarilihin ang kaligtasan, magligtas kayo ng kaluluwa. Tingnan ninyo ang ating church. Punong-puno,
Pero kailangan nyo pa rin magdala ng kaluluwa. Isama ninyo ang inyong mga kaibigan na mga boss at mga kasama ninyo sa opisina, mga kaklase sa perpetual. Eh, puro mga taga BNHS lang ang ating nahahayo. Eh, paano naman yung mga nasa private school? Kailangan din nila ng Diyos. Bakit pag mahirap lang ba, yun lang dapat ang hayuin? Pati rin mayaman, dapat inaabot natin. Amen. Hindi lamang tayo dapat puro feeding. Dapat meron din planting. Sapagkat yung planting, yun ang pagtatanim ng salita ng Diyos na ang lahat ay makarinig ng mabuting balita. Amen. Hindi lamang lahat ng mahirap ang dapat nating abutin. Abutin natin ang ating mga kamag-anak. Ako ngayon natutuwa kay Sister Grace Apostol na sa tuwing kami nag-uusap, lagi niyang ipinapanalangin sa Diyos na kanyang buong sambahayan, na kanyang mga mahal sa buhay, pati kapitbahay, pati yung kanilang kapitbahay na may alagang aso, gusto na rin niya ma-born again. Amen. Lahat ng nakikita niya, gusto niyang ma-born again, kahit lahat ng namimili ng kanyang paninag, gusto niyang maging born again. At yun ho dapat ang tibukin natin, sapagkat yun ang pinakatibukin ng ating Panginoon. That none should perish and everyone else could experience the eternal life through Jesus' sacrifice. There are believers and Christians nowadays na ang tingin nila sa kanilang sarili, they are incomplete. Na magiging masaya ako kapag supervisor na ako. Magiging masaya ako pag may negosyo na ako. Magiging masaya ako pag bago na ang aking bahay. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na kaganapan ng pagbabago, hindi mo pa natatanggap, pero baligaya ka na at may kapayapaan. Magiging masaya ang mga anak ko kapag sila'y nakapunta sa Disneyland. Alam niyo, ang gulo ng Hong Kong ngayon. Yung Disneyland doon, sarado ngayon. Do not base your happiness because of what just is happening around yourself. You are complete because you are alive and you have a God that listens to your prayer requests. Ikaw ay kumpleto dahil alam mo na ikaw ay buhay at alam mo na may Diyos na laging nakabantay. At dahil siya'y nakabantay, siya ay lagi ninyong kaagapay. The Bible says, He is your present help in times of need. Eh, may mga pilosopo sa inyo, Pastor, di naman dumating yung aming inaasa. Naputulan pa rin kami ng kuryente. Naputulan pa rin kami ng tubig. Hindi pa rin nakapag-aral yung aking anak ngayong semester. Well, it doesn't mean that God did not answer you. You have to understand in a different perspective. God allows a situation so that you can learn something from every test. Because through the test, there will be a testimony. Through the mess, there is a message. Through a setback, there is a setup. And through various trials, you can understand, you count it all joy. Because the joy of the Lord is my strength. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag ninyong tingnan ang inyong kahinaan. As I would like to approach, kung natatamaan kayo, at sasabihin ninyo parang ang dating ng pangangaral ni Pastor Kenneth, hindi ka ata kasi kaming alam niya. I don't want to put you down, but I just want to encourage you. Ang nagsasalita sa inyo, yung nagtagumpay, magtatagumpay din kayo. Makakalaya kayo sa pornografiya. Makakalaya kayo sa pagsisinungaling. Makakalaya kayo. Ang kailangan ninyo ay ang ating Panginoon. Amen. Eh, panay ang inyong pakikinig kay Blackjack. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa na si Blackjack ngayon? Di ko na lang kung nasan. Dance na, no? Sana'y nakakilala sa Panginoon. Ang isang bagay, hindi lamang basta ginugusto. Hinahakbangan, pinaniniwalaan, at tinatayuan. Gusto mong maging mabuting asawa? Subukan mong mag-init muna ng tubig para siya may maipapaligong maligamgam na tubig sa tuwing siya'y pumapasok sa kanyang trabaho. Gusto mong maging mabuting anak? Huwag mo munang isipin na kailangan may pasyal mo siya sa Boracay. Subukan niyo munang maglaro kayo ng Jolene. At maipapakita mo na ikaw ay isang mabuting ama.
Subukan mo munang makinig ng kanilang mga istorya. Subukan mo munang gumawa ng kanilang mga assignment. Eh, nandiyan na si Mami, siya na lahat ang gumawa ng assignment. Pero alam nyo, one time, ang aking anak ay gumagawa ng assignment, umupo ako at nakisaw-saw ako doon sa kanyang mga ginagawang mga binabasa at mga... Alam mo, sabi ng aking anak, alam mo, Daddy, it feels good when you are around. Hindi man ho ako summa cum laude, magna cum laude, but the presence has an essence. Kaya ang katapatan ng ating Panginoong Jesus, hindi ho sukatan yung malalaking himala. Maliliit na bagay, nakikita mo na may ginagawa ang ating Panginoon. Kasi minsan iniisip natin, pagka naibigay natin yung gusto ng mga anak natin, that will be marking us as a great father. No, it's not. Money perhaps can buy everything, but money cannot buy true love. Hello? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, lahat ng bagay mapaparang, pero ang kanyang salita at pangako. There was a moment of time na nasa labas ng templo, itong lumpo, at nakita nila si Pedro, Acts chapter 5, at sila'y nanlilimos, at siya'y nanlilimos. And begging for money, and Peter said, silver and gold have I none. The things that I have, I give it to you. Nagbigay ba ng pera si Pedro do sa lumpo? Anong binigay niya? Kung ano lang yung meron siya. Kaya, hindi ho lahat ng bagay pag naibigay ay mas magiging mabait ang tao sa atin. Akala ho kasi natin, pag naibigay natin ito, pag napamper natin si ganito, naku, pagdating ng panahon, makakahingi din tayo ng utang na loob sa kanila. Mga kapatid, huwag na huwag ho kayong gagawa ng kabutihan na sa pagdating ng panahon, iisipin ninyo na makakasingil kayo ng kabutihan din. And do not let other people pay you in your own terms. That's why a lot of people making sumbat dahil, uy, inihatid ko yung anak mo, inihatid ko ganyan, ako naman, ganyan, hindi mo kinatid sa airport, ganyan. Alam nyo, maraming ganun tao eh. Pag nagawa mo na, tapos na. Pag naibigay mo na, ayos na. Pag naipagpasalamat mo na, ang Diyos na ang bahala. Kung sa mali nila ito ginawa, ipagpasalamat mo. Ang basta ang mahalaga, nakatulong ka, nakapagbigay ka. Kahit pinintasan yung binigay mong 100 piso, ang mahalaga, nakapagbigay ka. Does it make sense, mga kapatid? Minsan kasi, kaya ako dumadalo sa simbahang ito. Kasi, may hihilingin ako kay Pastor. Kailangan si Pastor ang magkakasal sa amin. Eh, paano kung hindi ko kayo maikasal? Masama na si Pastor, di ba? Don't overthink that because you are here, you can get something. You are here because you are here for God. And we are waiting for the move of God for the lives of each individual. Kayo ay naririto, nag-aantay, hindi lamang ng pagpapala, nag-aantay sa pagkilos at paggawa ng Diyos sa ating personal na kapasidad na paniniwala na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Tingnan ninyo, hindi naman tayo lahat may sasakyan ha. Ang iba sa inyo may motor, may tricycle, may pedicab. Hindi lahat ng membro ng church natin naka 4 wheels. Yung iba nga, no wheels, mga kapatid. Pero, ba't tayo nagsasama-sama? It's not our asset or savings account or our accolade or our accomplishments. Nagsasama-sama tayo sa isang kadahilanan. Naririto tayo para sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Yun lamang. Hindi mo kailangan maging magaling. Ang kailangan mo lang ay maging mababa. Sapagkat sa kababaan, nandun ang pagsusumamo. At sa pagsusumamo, nandun ang pagkakatuto. Ang mabuting balita, hindi ka nakikita ng ating Panginoon na kulang-kulang. Pag nakikita ka ng ating Panginoon, nakita niya ang takip at balot ng dugo sa ating mga buhay.
You might have inferiorities and insecurities. Pastor, mahihiyain ako. Ako ho ang tao na growing up, medyo maliit kasi ako sa kapayat. Tahimik ho ako. I never thought that I will speak in front of many people. Maliit na, payat pa, at transfer student pa mula sa public school papuntang private school. So I feel so aloof. Basta ang akala ko lang, pag nag-aaral ka, mag-aral ka lang ng mag-aral ng mag-aral. That's what I think. Of becoming a student, mag-aral lang mag-aral, mapasali sa top 10 at mag-uwi ng awards. And that is the thinking that I knew na ang pag-aaral ay walang kaibigan. Ang pag-aaral, walang kausap. Pagka-examination, wala akong ibang ginagawa kundi mag-memorya, magkabisa, at magpaturo sa nanay ko na gusto ko lagi perfect 100 over 100. So growing up, I never thought na ako'y magsasalita. Pero yun pala, yung hindi mo gusto, yun ang hinuhulma at inaayos ng ating Panginoon. You may not like it, but God likes it. You may not understand it, but God thinks way ahead. Kaya nga ang isipan ng Diyos, iba sa ating isipan. Kaya makikita mo, ba't naging ganito ang end up ng aking buhay? Bakit hindi yung mga nandun sa wishlist ko yung nangyari sa aking buhay? Sapagkat baka kung yung wishlist mo ang nangyari, hindi ka naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang buhay ay hindi lamang lagi sa layaw. Sapagkat kung nasunod mo lahat ng gusto mo, hindi mo natagpuan na ang lahat ng bagay ay hinihingi sa ating Panginoon. Kung yung asawa ko ngayon ang hindi ko napangasawa, mag-iiba ang kasaysayan ng ating mga buhay, mga kapatid. Kung hindi sila ang aking mga naging anak, mag-iiba ang kwento ng aking buhay. Kung hindi si Nanay Sita naghanap ng pastor dito sa Binyan, maaaring siguro nasa Green Hills ako at hindi tayo magkakakilala. Pero dahil may kakulangan at kailangan punuan, kailangan akong i-deport mula Manila papunta sa Puto Binyan. Ano bang meron dyan sa Binyan? Puto at saka Chinyelas. On my first assignment, my first Bible study, hindi lamang ho ang kamay ko ang basang-basa ng pawis, pati ho pa ako, basang-basa din ng pawis. Sabi ko, sino ba itong mga ito? Because I was so comfortable for what I have. God sometimes make us uncomfortable so that you will learn to trust in Him. Because if you trust in the Lord with all your hearts, you will not lean on your own understanding. Because if you are comfortable, you will not grow. We grow in an uncomfortable situation. Lalago tayo at uunlad pag mga may pagsubok. Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag kang mabansot. Kailangan mo ng pagsubok. Hallelujah. At sasabihin mo, gusto kong maging maalab. Hindi ho darating ang pagiging maalab bukas. Ang pagiging maalab ay magsisimula ngayon. Gusto mong maranasan ng ating Panginoon? Before we go home, gusto mong maranasan ng todo-todo ng ating Panginoon? You need to deny yourself. You need to die to yourself. Kaya nga sabi, if we endure hardship, we will reign with Him. If we deny Him, He will deny us. If we are unfaithful, He remains faithful. Because God cannot deny Himself. Ano bang ginagawa ng Diyos? Ang Diyos ay nagmamahal, nagpapatawad. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. That is His expertise. He does the impossible because through your dead end, you will understand that He is a way maker. He is the living God. He is the God kind that you can trust when you cannot trust anybody else. Masusubukan mo ang Diyos sa mga panahon na wala ka ng masumpungan. Wala nang pwedeng makatulong sa iyo.
Pero makikita mo, ang Diyos ang laging mananagot sa bandang huli. God is the God who always answers yes and amen. God can never say no to you. He just wants to say, wait. Wait upon the Lord. God can never say no to His children. He will never ever say no. He just wants you to say no. Because in waiting, there is perseverance. In waiting, there is endurance. In waiting, it develops character. Marami yung mga nakapagtapos ng pag-aaral. Pero walang tamang pag-uugali. Nakita ko yung isang post ng isang lalaki. Many are educated, but not all are well-mannered. Sa ibang translation, many are educated, but not all are cultured. Hilay ko ang sinasabi, pag-ausap ko si Brother Harnett, saka si Brother King, si Brother Bernard, what we are in this church is we develop a culture. Kapag may nagtatanong sa kanila at sa akin, bakit ganun yung mga tao sa biyaya ng Diyos? Pag nag-offering, nagtatayuan lahat, nagbibigayan. At pagka may mga guest speaker at may mga pangailangan tayo, mga tao kusang nagbibigay. At ang sabi ko sa kanila, yun kasi yung kultura natin. Pag sinabing kultura, palaging ginagawa. And it takes some time. Kaya, pag nakikita ko ng mga leaders natin appreciative at pag nakasama sa ibang mga churches or whatever, yung alam niyo yun, they feel so confident na kahit Tagalog ang pangalan ng church natin, we are not way behind. Minsan kasi yung kultura, ay, Tagalog church namin, community church lang kami. Anong community church? Paggawain ng Diyos, lahat pwedeng maabot. Paggawain ng Panginoon, may pwedeng mangyaring himala na higit sa kanilang kayang makita at kayang masaksihan. Kaya ako, nagagalit ako pag sinasabi, Pastor, maliit lang naman ang church natin eh. Paano ba naman? Maliit ang church? Paano ba naman? 2.5 million ang ating gross collection last 2018. Maliit pa bang church yun? Hello! Ibig sabihin ng mga tao dito, dating wala pero nagkakaroon, nagkakapera dahil ipinapahayag, ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagtutustos, at pag pinagpala ka, magbigay ka. Eh di ano nangyayari? Di pag kumakain kami, di naguunahan kami ng pagbabayad. Di ho ba? Pag may namatayan, sabihin nyo sa amin, magbibigay kami ng abuloy. Eh ang mahirap po kasi, naghahanap kayo ng hindi naman ninyo ipinapaalam. Hindi kami binibisita ni Pastor. Eh, alam nga namang bisitahin ko kayo, hindi naman kayo nagsasabi. Baka magulat kayo. Uy, nandito si Pastor, baka mamaya mapadulas ka pa sa banyo, maligo ka lang mabilis, patatay si Pastor. Alo. Pero kung sabihin mo, Pastor, dalawin nyo kami once a month. At tayo magbabarbecue, o kahit walang pagkain. Pastor, ito lang ho ang bahay namin. Kung wala kayo, kami pa magdadala ng pagpapala. Hello? We should establish a continuous relationship. Pastor, wala kaming pang-tuition fee. Sabihin ninyo, ipapanalangin natin. At kung wala kaming pambigay doon sa pambigay ng tuition fee, sisiguraduhin ko sa inyo, kahit 500, uuwi kayo, may pamasahe kayo dahil nagpapanalangin kayo. Hello! Yan ang simbahan ninyo! Yan ang biyaya ng Diyos! Hindi kayo uuwi na luhaan! Minsan kami nag-broadcast. At pagkatapos namin mag-broadcast, sabi ni Brother Arman, Pastor, kailangan ko ng bagong motor. Eh, magkano ba yung bagong motor mo? Eh, Pastor, kailangan, ano, may tatak pa yan, no? Ano ba yun? Kapitan. El Terrible. El Tigre ba yun? Ano yung, hindi ko alam ang motor eh. Ano? Supremo! Eh, di nag-broadcast kami live. Wala si Daddy eh. Sige, magkano ba pera mo? Na kay Mrs. eh. Ah, ganun ba? Eh, ikaw sabi mo, Mrs. mo, magkano pera? Mga 5,000 lang, Pastor eh. Okay, sige, pray tayo. At kumain kami sa San Juan. Meron kasi akong favorite tambayan noon nung nag-aaral ako sa PUP.
na tayo sa Pares. Kaya kami ng Pares. Masarap po kasi yung Pares na malapot, yung Pares na basta yung Maynila. Sa Maynila, masarap yun. Yung malapot-lapot na medyo maalat-alat. Minsan kasi may mga Pares dito sa food court, yung Pares. Dami. At alam na ko na kailangan ni Brother Arman nung kanyang motorsiklo. At ang sabi ko sa kanya, manalangin tayo. At pag-uwi namin, habang kami ngayong araw na ito. At tinawagan ko ang ilang mga kapatid at sabi ko, pwede ba nating tulungan si Brother Arman para magka-motorsiklo? May pera ba tayo sa church? Meron pa naman, Pastor. Mga nasa 150,000 na lang. Nako, tagilid yun pag gaganon. Kasi marami tayong mga emergencies. Gusto kong bilhin yung motor ni Brother Arman. At alam nyo, ang sabi ho ng mga leaders natin, ng motor, yung gusto niyang motor, binayaran natin. Church and the best service that you could have. And this is the best working place sa buong Laguna at buong Pilipinas. Sa biyaya ng Diyos. Panginoon, ang buhay ay ang sinasabi ko, Aren, ikaw nang kumausap sa kanila pagka ganun. Ang sinasabi ko, ipaalam ninyo kung ano ang inyong pangangailangan. Minsan kasi medyo may mahinang umintindi talaga eh. Forgive me. That you need. Ang sabi ko, I will help. Right? Tama ba yun, Sister Rachel? Tama ba ako si Brother Ahmed? Ibig sabihin, di pa kung 3 weeks ka palang miyembro dito at may dala ka ng medical bill, Pastor, ito maintenance ko. No, no. O ito 100, bumalik ka ulit next Sunday. Because we preach that our God heals. Maglingkod ka, magpainit ka muna dyan sa upuan, at magpakaligaya sa simbahan ng biyaya ng Diyos, at titiyakin ko sa inyo, hindi man ako ang tumulong sa inyo, may gagamitin ng Panginoon para makatulong sa inyo. Amen. Sa akin nung pagtatapos, ilang talata na lang, sa 1 John chapter 4, verse 17. 1 John chapter 4, verse 17, it says, pag tayo nabubuhay kasama ng ating Diyos, ang pag-ibig natin ay lalong nadadalisay. And as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment. Hindi ka matatakot magkasala. Ba't ka matatakot magkasala? Eh, alam mo na ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. You will not make any mura anymore. Hindi ka na magmumura. Kasi alam mo na, you are controlled and filled with the Holy Spirit. Hindi ho kayo makakalaya sa sigarilyo sa pagkakain ng candy. Mental-mental lang, hindi kayo makakalaya. Eh, Pastor, candy-candy lang. Sira na ipin mo, hindi ka pa nakakalaya sa sigarilyo. Candy-candy. Mentos-mentos. Panginoon ang kailangan mo para makalaya ka sa bisyo. Hello! Palakpakan, mga kalalakihan. But we can face with confidence because we live like Jesus. We have this confidence because as He is, so we are in this world. And that would be my conclusion. Si Jesus ba nagkasakit?
Si Jesus ba nangutang? Si Jesus ba'y naghirap? Si Jesus ba'y nanatili doon sa kanyang mga kapaitan at kipaghitian? Hindi. Naranasan niya ang lahat ng ito at siya'y nagtagumpay upang ipakita sa inyo, hallelujah, sa tuwing kayo'y dudulog at pakiramdam ninyo kayo'y inaapi, alam ng Diyos ang inyong kalagayan sapagkat pinagdaanan niya ang lahat ng ito. Alam niya kung paano ka tulungan sapagkat alam niya kung paano ka pagtaksilan. Alam ng Diyos ang pakiramdam ng walang inaasahan. Kaya nga sinabi niya, mapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang ating Panginoon. And the good thing is, hindi ka man tapat, tapat pa rin ang ating Panginoon. Don't feel bad if you cannot give your tithes. It will not send you to hell if you do not give tithes. What's the effect of not giving tithes? It delays your blessing. Because giving is an act of obedience. Hello? Kahit hindi ka magbayad ng pledge mo, pupunta ka pa rin sa langit. There's nothing wrong about it. Pero ang masaklap, hindi mo naranasan yung kabuuan na mangyari yung kalooban ng Diyos dito sa lupa para nang nasa langit. Yun ang hindi mo maranasan. Kaya hirap na hirap ka sa pagtatrabaho, hirap na hirap ka sa paghahanap buhay kasi wala kang kapahingahan. Nalalabo na ang mata mo kaka-type dahil encoder ka lang sa isang kumpanya. There is more to go. And if you will understand, if you see Jesus through the lens of faith, make Him bigger, and you are born in the image of the Almighty God. Kaya kung ano ang meron si Jesus, meron ka din. Kung anong kayang gawin ni Jesus, kaya mo rin itong gawin. Kaya kung anong talino ni Jesus, meron ka rin talino at karunungan buhat sa ating Panginoon. Don't go home feeling depressed and feeling alone. Huwag kang uuwi ng pakiramdam mo'y napagsamantalahan pa rin. Huwag kang uuwi na pagod pa rin. Umuwi ka na maligaya sapagkat ang ating Panginoon ay nakangiti sa ating lahat. And He is telling you, I am so proud of you. I am not mad at you. I am happy because you are in the house of God. If you really want to belong, stand up to your feet. And one more time, awitin natin, worthy is the Lamb that was, ano yun, yung ginanta natin kanina. Nasa si Aris? Nandiyan ba si Aris? Aris, halika dito. Na-late to eh. Pero gusto kong tumugtog ito. Alam nyo, matagal ko ng bata ito eh. 2003 pa magkasama na kami. Wala pa kami mga bigote, magkakasama na ho kami. Eh na DA sa Green Hill, sabi ko, sasaluhin ko sa binyan. Tingnan nyo naman, oh, ganda lalaki. Oh, ayan, oh. Palakpakan natin ho ang ating Panginoon.